Afternoon, so for today's video, gagawa tayo ng isang dessert, which is yung coffee jelly. Ayan, naglagay na ako ng warm water, 1 liter lang yung ating gagamitin. And then next is yung unflavored gulaman. 12 pesos lang ito guys, murang-mura lang siya. Swak na swak sa inyong budget ang ating dessert for today. Ayan, pinapakita ko lang ang mga, kung paano siya lutuin. And then next natin is meron tayong coffee, condensed milk, any brand, 45.50 lang yung bili ko dyan. And then, nestle cream, 55 pesos. Any brand pwede nyo gamitin guys. So, inilagay ko na sa ating warm water ang ating gulaman powder. Halu-haluin nyo lang siya guys. And then, lagay na natin ang coffee. 2 to 3 teaspoon lang. Pero, ang ginamit ko dyan is 3 teaspoon. Kasi, hindi ako ganong mahilig sa kape. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo pa mas matapang, lagyan nyo pa siya ng mas marami. So, ayan. So, haluin lang. And then, isasalang na natin siya sa ating kalan. So, anyway, halu-haluin lang hanggang sa mag-tick yung ating gulaman. Paano ba ito malalaman kung thick na siya? Ang gagawin lang is kumuha ka ng kutsara. Ayan. Check mo kapag yung daloy ng ating gulaman is medyo mababal yung pagdaloy niya. Ayan. Medyo okay-okay na siya. Pero pakuluan muna natin ito para mas madali siyang tumigas. Ayan. Ayan. Check mo siya using your finger para mas klaro na pwede na siyang hanguin. Ayan. Pakuluin lang natin ito. Pag kumulo na, pwede na nating patayin. Ayan, patayin na natin ang apoy. At isalin na natin ito sa ating lalagyan. After a minute, titigas na ito. Itapat niya sa electric pan para mas madali siya. A few moments later. Ayan, tumigas na siya. So, pwede na natin itong hiwain. Mapagkakahiwa guys, depende sa inyo kung gusto niyo ng pa-square, kung maliliit, malalaki ba na square, okay lang din yun. Depende sa inyo kung ano yung mas prepare nyo na hiwa. Sa akin, gusto ko yung medyo square-square para mas madali siyang kainin. Ayan. And then, a few moments later. Ayan, okay na ang ating gulaman. Ang sunod dito is ilagay na natin ang ating all-purpose cream sa ating mixer. Sunod natin ang ating condensed milk. Medyo malapot-lapot siya guys kasi nilagay ko sa chiller eh. Mas okay na ilagay niya sa chiller para mas malapot yung ating sauce or ating mixture pag nilagay na natin yung gulaman. Ayan, nilagay na natin it condensed milk. Next naman is isunod na natin ang ating coffee. Ayan, Maxwell yung ginamit kong brand. Any type of coffee naman, pwedeng Nescafe or anything na meron kayo sa bahay, pwede nyo siyang ilagay. Ayan, sa akin nilagay ko dyan is 2 teaspoon na coffee. So, bali, 5 teaspoon na yung coffee natin. Nilalagyan yung mixture para mas maglasa yung coffee sa ating dessert. Perfect ito sa mga mahiling mag-coffee. Ayan. Halu-haluin lang siya guys hanggang sa mag-blend na yung coffee sa ating mixture. Then after nyan, ilagay na natin ang ating jelly. Halu-haluin nyo lang siya hanggang sa mag-blend na yung lasa na ay yung gelatin natin at yung mixture. Okay, tapos na. Ilipat na natin sa ating lalagyan. So, ito na ang ating coffee jelly, perfect at murang pangsimagas. Kapag nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking channel. See you and goodbye!